Magandang tanghali, Pilipinas. Ako po si DJ John. At ako lang po si DJ Trisha. Ang pag-uusapan nga natin ngayon is tungkol daw sa bullying. Aday, bullying! Uso-uso yan ngayon! 7 sa 10 mga Pilipino ang nakakaranas ng bullying sa kanilang paaralan. Sana ay matugunan ng pamahalaan ang palala ng palalang krisis ukol sa bullying. Ang Dasmariñas Integrated High School ay tunay ngang napakaganda. Mula sa mga pasilidad nito, naangkop na angkop sa mga pangangailangan ng mga guro at estudyante. Bukod rito, dito din madalas ginaganap ang mga programang panlungsod tulad ng kasalang bayan, palarong panlungsod, mga iba't ibang selebrasyon at iba pa. Ngunit hindi maikakaila na ang bawat positibong katangian ng DIHS ay mayroon din negatibo. Ako po si John Gandulias. Samahan niyo po akong talakayin at alamin ang isa sa mga negatibong problema ng Dasmariñas Integrated High School. Ang Dasmariñas National High School o mas kilala ngayon sa pangalang Dasmariñas Integrated High School ay itinatag upang matugunan ang mga pang-edukasyon na pangangailangan ng mga relokadong pamilya mula sa Metro Manila, pati na rin ng mga kabataan ng Dasmariñas at makalapit na munisipalidad. Ang Dasmariñas Integrated High School ay unang pinangalan ng Dasmariñas Relocation Center High School o DRCHS noong Hunyo 1975. Dahil sa Republic Act 503 kasama si Mr. Rafael D. Reyes bilang principal. Gayunpaman, ang pagpapalaganap ng Artikulo 7122 ay nagpalit ng pangalan ng institusyon sa Dasmariñas National High School. Pinalawak nito ang mga serbisyo nito sa komunidad ng Dasmariñas sa pamamagitan ng paglalagay ng 8 annexes. Patuloy itong pinaglilingkuran at pinangangalagaan ang pangalawang pang-edukasyon na pangangailangan at mananatiling itaguyod ang misyon nito sa paggamit ng mga potensyal ng kabataan upang matugunan ang mga hamon ng mga susunod na henerasyon. Ngunit sa kabila ng kaunlaran at kahusayan ng DIHS, may mga dinadala pa rin itong malalaking problema. At isa na dito ang maraming mga estudyanteng lumiliban sa klase o nagka-cutting classes. Taga-DIHS ako, disiplina at kalinisan nasa puso ko. Iyan ang tema ng paaralan sa mga estudyante ng Dasmariñas Integrated High School. Ngunit, bakit ang ating nakikita'y tila kabaliktaran? May mga nakausap na kaming mga guro at aming tinanong kung ano nga ba ang kanilang opinyon ukol sa mga estudyanteng lumiliban o nagka-cutting. Well, tungkol sa kanila, siguro dapat hindi talaga ginagawa kasi in the first place, lagi natin iisipin kung mahirap mag-aral, mas mahirap magpa-aral. So, you always look doon sa goal, bakit ba tayo pinag-aaral ng mga magulang natin, ano ba yung rason, hindi naman yan para sa kanila, hindi yun para ma-fulfill yung sarili nila. But of course, para yun sa ating mga estudyante, kaya yung ginagawa ng mga magulang natin. Though it is their obligation na pag-aralin tayo from the very beginning, para sa atin yun, tayong mag-gain lahat yun. Kasi lagi yung tatandaan, kung yung mga nakakapagtapos, mahirap makahanap ng trabaho, how much more yung mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Opinion ko sa mga estudyante yung nagka-cutting classes, sila yung mga tipo ng estudyante na walang pagpapahalaga sa pag-aaral, sa oras, walang respeto sa magulang, walang respeto sa teacher, walang respeto sa kanilang mga sarili. Nag-uubos ng oras sa mga bagay na walang kapinabangan o walang importance. Hindi sila marunong magbigay ng importance sa mga bagay na meron sila. It's a waste of time. So, yun din. Ganun din sila. Para rin silang walang kwentang nilalang. Opinion, nagka-cutting. Number one, less interested
sa kwan nila. Number two, maybe they don't like the teacher. Number three, may bisyo yung bata, nagko-computer. Number four, may date? Ipag-date? Opinion ko sa mga sudyating nagkakating, ano ba kasi ang dahilan bakit sila nagkakating in the first place? Usually, ang mga reasons bakit nagkakat ang mga sudyante ng classes nila, una, dala ng barkada talaga. Dala ng barkada na na-influensyahan sila na minsan, wala naman talaga silang intention na magkating, pero dahil ang tropa ay may planong magkating, napapasama din sila. Pangalawa, sigurong dahilan, wala silang interest talagang pumasok. Either tinatamad or walang project na ipapasa or pinagreetan ng teacher, ayaw mapag-initan ulit ng teacher. Pwede may iniiwasan din sa classroom. Mga several reasons but talaga sila nagkakat ng classes. And another thing siguro, out of focus. Ang reason niyan, either mag-away sila ng jowa niya or mag-away sila ng ano niya, best friend niya. So, matter of relationship problem. So, yun ang mga several reasons bakit talaga nagka-cut ng klase sa mga estudyante. Sa aming pagbabalik, isa ka ba sa mga estudyanteng nagka-cutting? Oo. Matapos nga ang aming interview sa mga guro ng Dasmariñas Integrated High School, ay isang estudyante ang lumapit sa amin upang magpaunlak ng panayam ukol sa issue ng cutting classes sa paaralan. Siya si Emmanuel, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanya ay magpapa-interview siya, ngunit hindi niya ipapakita at ipapaalam sa publiko ang kanyang personalidad. Dederechahin kita. Isa ka ba sa mga estudyanteng nagka-cutting? Oo. Bakit mo naisipang lumiban sa klase? Wala eh. Dala na din ang mga tropa. Sila yung nag-o-joke sa akin mag-cutting. Anong ginagawa nyo kapag nagka-cutting classes kayo? Wala lang. Tumatambay lang kami dun sa may mga cutting area. Tapos sa likod ng parking area. Tapos sabay, minsan, umaano kami dun. Dumalabas kami ng school. Pero patago. Habang nagka-cutting ka ba, naisip mo ba yung mga magulang mo na nagpapakahirap magtrabaho para makapagtapos ka ng pag-aaral? Oo, minsan naisip namin. Pero kapag kasama kasi yung mga tropa ko, nakakalimutan ko na lahat kasi ang nasa isip ko lang yung mga gagawin namin magtatropa. Ngayon, nagka-cutting classes ka pa ba? Dati oo, pero ngayon, di na. Kasi unti-unti ko nang nararamdaman yung epekto ng mga ginagawa ko. Ano ba yung mga epektong sinasabi mo? Yung mga grades ko, bugsak na kasi. Lagi akong nagka-cutting. Tapos yun na nga, di ako makagraduate. Yung mga klase ko ng grade 7, ako, senior ay na. Anong mensahe mo sa mga estudyanteng kasalukuyang nagka-cutting classes ngayon? Yung mensahe ko lang sa kanila ay, lumigil na sila sa pagkakating kasi sa uli, sila din ang magdudusa tulad ng nangyari sa akin ngayon. Sa aming pagbabalik. So ano yung ginagawa niyong solusyon ukol dun sa malaking problema ng school about cutting classes bilang member ng Supreme Student Government? Matapos nga ang aming interview sa isang estudyanteng dati nga umanong nagka-cutting,
ay kami nagtanong sa Supreme Student Government at Guidance Office ng Dasmariñas Integrated High School kung ano nga ba ang ginagawa nilang solusyon sa matagal ng problema ng paaralan ukol sa mga estudyanteng nagkakating sa klase. Kami yung Supreme Student Government or SSG. Para sa amin yung cutting, isang malaking hamon sa amin yun. Siyempre, matagal na rin problema ng main or DIHS yung pagkakaroon mga cutting ng mga estudyante. Kaya naman kami sa aming panunungkulan ngayon, ang ginagawa namin ay nakikipag-cooperate, nakikipagtulungan sa mga department, syempre dun din sa guard, para maiwasan yung pagka-cutting, lalo na sa cutting area na tinatawag dun. So yung mga estudyante, lagi naming ini-infodrive para sabihin na masama yung cutting, kung ano yung epekto na nangyayari dito, bukod sa hindi nakakakuha ng mga lessons yung mga nagka-cutting nga. So ang ginagawa namin, nakikipag-cooperate, yung duty namin yun, ginagawa namin na mas active para hindi sayang yung pagpwesto naming inupuan. Unang-una kasi sa akin ang principal ko dyan, kailangan mag-build ng relationship at trust between student and teacher. Kapag kasi may diwala ang estudyante sa'yo, sa teacher, kapag may sinabi ang teacher na para sa ikabubuti ng estudyanteng ito, makikinig sila eh. So sila na mismo yung mahihiya na hindi pumasok at magpakita sa teacher na yun, sa particular teacher na yun. So yun, yung relationship talaga. Tapos yung respect din. Pag na-feel naman kasi ng estudyante na may respeto sa kanya ang teacher, hindi siya magkakaroon ng idea na, ay, liliban ako ng klase. Kailangan dapat ang mga teachers ay friendly sa mga estudyante, tapos make their instruction more interesting to the students. Tapos padaliin nila yung kanilang tinuturo. Kasi kung complicated masyado, lalayas yan. I-label nila dun sa dapat i-label nila dun sa karunungan ng bata. Para sa akin, at alam kong ginagawa ko naman, I always make sure na enjoyable yung bawat meeting na meron kami sa klase. Kasi kapag nag-enjoy ang isang estudyante sa klase, lagi niyang hahanap-hanapin, hihintayin yung oras na dumating na yung subject na yun, kasi alam ko na nag-enjoy siya dun at nag-stay siya. Sana ay tuluyan ng masolusyonan ng Dasmariñas Integrated High School ang matagalan nitong problema ukol sa pagkakating classes ng mga estudyante nito. Muli, ako si John Gandulias. Ito ang